Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Sa Facebook page ng ating parokya.
San Lorenzo Ruiz Paris. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit na naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Joseph Elijah Santiago Gutierrez, 40 years old, nakatira sa 20 Colon Street, Doña Faustina Village 1, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Regina Carmeli Audencia Villanueva, 38 years old, nakatira sa number 31, Acropolis, Acropolis Subdivision, Libis, Quezon City, sa 10 ng Marso, 2023, sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. Si Ralbin Iral Gachalian Cervantes, 38 years old, nakatira sa number 8 Taali Street, Bagong Bantay, Quezon City, ay ikakasal kay Vivian Baclao Noite, 32 years old, nakatira sa number 32, 6th Street, Pasong Tamo, Quezon City, sa 28 ng Enero, 2023, sa San Nicolas de Tolentino Paris, Bahay Toro, Quezon City. Ngayon, buwan ng Enero, ay ang National Bible Month. Magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga Biblia sa susunod na linggo. Maaari po ninyong dalhin ang inyong mga personal na Biblia. Ngayon po ay ating pong panoorin itong maikling video tungkol sa iba't ibang pananaw ng ating mga parokyano at parish workers kung paano nakakatulong ang Biblia sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Uy, anong ginagawa mo? Uy, anong ginagawa mo? Pag-re-recharge. May charge, inagbabasa ka nga lang. Yung pagbabasa kasi ng Bible, yung pag-re-recharge ko eh. Ah, bantong oras na pala nagbabasa. Kasi sa gabi, para payago ako bang mag-re-recharge. Ito lang kasi yung libreng araw ko sa buong maghapon kasi nga ang daming ginagawa. Kayo? Paano nakakatulong? Kayo? Paano nakakatulong ang Biblia sa pang-araw-araw ng pumunta? Nakakabuti sa ating Espiritu Santo at ay para rin pong nakikipag-usap sa Panginoon. Naglalaman po ito ng mga salita sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay ko kung paano po ako magiging anak, kaibigan at iba pa. Ang Biblia ang nagbibigay pag-asa upang tayo ay magpatuloy sa buhay. Kahit tayo ay inuusig, marami mang pagsubok, hindi man pabor ang mundo, kung tayo ay magbabasa ng Biblia, nandoon ang salita ng Diyos na siyang magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ang pagbabasa ng Biblia dahil ito ay naglalaman ng iba't ibang aral mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng gabay sa pang-araw-araw nating buhay, sa mga ginagawa at desisyon natin. Nakakatulong din para sa akin ang pagbabasa ng Biblia sa pang-araw-araw kong buhay dahil napaparapit ako sa Diyos at nagkakaroon ng ugnayan ako sa Kanya. Ito po ay para sa ikabubuti ng aking pag-iisip at pakiramdam at pangkabuuhang pagkatao. The teachings in the Bible gives life. It is life-giving. Kaya that is the first thing I do po. I read the Bible readings used in the Mass for each day. Then I read some related reflection and yun ay mainly to understand more the Bible readings. Dito ako humuhugot ng liwanag, saya, lakas at tibay sa panahon ng pagpapala at pagsubok sa buhay. Ang Biblia ay nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay dahil ito ay maaaring magsilbing gabay kung paano natin dapat tahakin ng ating buhay. Sa Biblia ko, nababasa ang mga utos at aral ng Diyos kung saan dumalalim ang aking pakikipag-ugnayan at pananampalataya na nag-impluensya sa araw-araw kong desisyon at pakikipagkapwa. Nakagawian ko ng magbasa ng Bible Diary.
Ang mensahe mula dito ang naggagabay sa akin ng tamang direksyon o pangunawa para harapin ang pang-araw-araw na kaganapan sa aking buhay. Shalom. Ang Biblia ay mga patotoo sa mga salita ng Diyos. Ito ang aking pinanghawakan sa aking araw-araw na pamumuhay at hindi kailanman to magbabago. Amen. Ang Biblia ay hindi lamang salita ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Sa Biblia ay binibigay sa atin ng Diyos ang spiritual nourishment na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay natin, kung paano humarap sa masalamuot na mundong ating ginagalawan. Ang salita ng Diyos ay nagkakatulong sa pang-araw-araw kong pamumuhay dahil ito ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at inspirasyon galing sa Diyos. Labis ko nakikilala ng lubos ang ating tunay na Diyos na buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Dahil siya ang ating kaligtasan, karangalan, at kanlungan. Ako na inspire ako na i-endure lahat ng pinagdadaanan ko dahil in the end, at the end of time, alam ko na mayroong promise na tutuparin si Jesus. So, ayun, kinakaya ko lahat ng pinagdadaanan ko in life. Lumuhod po ang lahat at ating dasalin ang orasyo imparata laban sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malapasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Mawalhati at pinagpalang Berhen, ipanalangin mo kami. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon, ang araw ng kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Ang tema sa ating banal na misa ngayon ay Ibigin si Hesus sa ating mga kabataan. Ipinagdiriwan natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño na totoong malapit sa puso ng maraming Katolikong Pilipino. Ang ganitong taon ng pagdiriwang ay nagsimula noong bago-bago pa lamang na naging Kristiyano ang ating bansa at patuloy pa rin may kaangkupan ito sa buhay natin ngayon. Sa isang natatanging paraan, pinagtutuunan natin ng pansin ang kabataan, ang lahat ng mga panganib na nagbabanta sa kanila, ang kanilang mga problema, at ang pag-asang dulot nila. Ang araw na ito at lalong-lalo na ang pagdiriwang natin sa Eucharistia ay magandang pagkakataon para ihabilin ang ating kabataan sa kalinga ng Santo Niño at mahalin ang mga ito tulad ng pagmamahal niya. Palibhasa, bahagi siya ng ating kasaysayan at buhay. Tiyak na iingatan niya sila at tuturuan din niya tayo ng wastong paggabay sa kanila. Magsitayo na po ang lahat at simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang na pamumunuan ng ating cura paroko na si Reverendo Padre Niño B. Itulie, SCJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain si Jesus na nagpakita ng natatanging pagmamahal sa kabataan, ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, natitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng Santo Niño, tayo humiling sa Diyos ng kanyang pagpapatawad upang maihandog natin ang Eukaristiyang ito nang may malinis na kalooban. Amen.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging aminawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin
sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang maririnig nating pagpapahayag sa isang propesiya tungkol sa isang mahiwagang bata. Ang Mesiyas na naghahatid ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa mundong pinagdilim ng pagkakasala. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na naagna ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang pinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awitin at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansang nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa panalangin ito ng papuri ng kahilingan, ipinahahayag ni Pablo ang ilan sa mga lalong kalugod-lugod na katotohanan ng ating pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus
at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita, upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Happy Fiesta. Ngayon po ay kapiestahan ng Panginoong Hesus ang Batang Sanggol o mas kilala sa kapiestahan ng Santo Niño. Marahil sa ating bansa, ito po yung pinakamatandang debosyon. Dahil kasabay po nito yung pagdating ng relihiyong Kristiyanismo. Ano nga bang meron sa isang bata? Bakit ang sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Anong meron sa mga bata? At kung titingnan natin yung ating kasaysayan sa ating pananampalataya, bakit bata? Bakit Santo Niño? Bakit hindi tayo nag-umpisa sa Nazareno? Bakit hindi sa mga imahe ng mga santo? Debosyon kay Santo Domingo, kay Santa Clara, bakit Santo Niño? Naitanong niyo na po ba yun? Bakit nung nag-umpisa yung mga misyonero, yung mga Kastila, Santo Niño agad yung kanilang dinala? Sinong makakasagot? Si Ate Sal.
Marahil kung titingnan po natin yung sinasabi na kahit maliit na butil, kapag ito'y itinanim, ito'y lalaki, ito'y lalago. Parang sinasabi sa atin na yung ating pananampalataya ay nag-umpisa doon sa batang Jesus. Kaya nga, nung nakaraang taon ipinagdiriwang po natin yung 500 years ng pagiging Kristiyano-Katoliko ng ating bansa. So, ibig sabihin, ganun din po katagal yung ating pananampalataya, 500 years. Yung tanong po ngayon, yung bata po kayang dumating dito sa Pilipinas ay lumaki na. Yung bata po kayang dumating, ipinakilala sa atin na naging instrumento ng ating pananampalataya ay lumaki na kaya sa atin. Yung bata, kung titingnan po natin, ay maliit. Musmus, ang bata ay hindi pa po ganap na maraming larangan ng buhay. Yung bata ay mahina at maligalig. Walang karansan sa buhay ang bata. Ang bata ay walang magagawa kung hindi tulungan, kalingain, at sakluluhan. Ngunit sa ating ebanghelyo, sa ating pagdiriwang, sa ating buhay pananampalataya, bakit sinasabi ng Panginoon na kailangan tayong tumulad doon sa mga bata? Hindi po dahil ang bata ay maliit, malambing, magiliw. Kundi sa katotohanan na ang bata ay mayroong natatagong kakayahan o potensyal. Sabi nga, iba yung tahanan kapag mayroong bata sa loob ng tahanan. Sa amoy, sa mukha ng mga nasa tahanan, iba kumpara sa walang bata sa loob ng tahanan. Halimbawa, si Ate Celsa kasi Kuya Toto, marahil iba yung kanilang karanasan bilang mag-asawa kung wala yung kanilang mga apo. Sabi nga, yung bata ay nakapagbibigay saya. Kaya nga, yung mga may edad, tuwang-tuwa, giliw na giliw sa mga bata. Cute na cute yung mga bata. Kaya nga minsan sinasabi ng mga medyo may edad, Father, sana magkaroon na rin kami ng apo. Pero minsan tinanong ko yung mga bata na nasa piling, ano ba yung gusto nyo? Simple lang yung sagot ng mga bata. Father, gusto na naming lumaki. Gusto na naming tumanda. Pero minsan, pag nakakausap ko yung mga matatanda, sinasabi nila, Father, sana hindi na lang ako tumanda. Sana, Father, di na lang kami lumaki. Nakaka-stress pala yung buhay ng matanda. Ang daming problema. Parang yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon na sana nandoon yung potensyal ng bata na lumaki. Maliit ngayon, pero magiging malaki balang araw. Hindi ganap, subalit magiging hinog at husto sa kinabukasan. Mahina, subalit magkakaroon ng lakas. Walang karanasan, subalit maaaring maging matalino at marunong. Walang magagawa ngayon, subalit habang lumalaon, magiging malikhain at mapamaraan at matatag. Parang yung sinasabi sa atin, lalo na yung mga may edad, marunong pa ba tayong maging masaya? Marunong pa ba tayong maging bata? Siguro sa mga may edad, karaniwang naririnig yung mga isip bata. Pero sa mga panahon nila Bella, hindi na isip bata yung tawag nila doon. Ang tawag nila doon yung mga matandang pabebe. Di ba, Bella? Ano ba naman yan, Father? Matatanda na, pabebe pa rin. Na parang hindi marunong makakita ng ganda, hindi makapag-appreciate ng ganda kumpara sa mga bata na kahit konti yung ibigay mo, masaya na sila. Yung medyo may edad, pabebe.
Kaya nga, yung una sa atin, siguro maging totoo tayo sa ating sarili, katulad ng bata. Sapagkat sa pagiging totoo, nandun yung pagpapakumbaba. Katulad ng mga bata, kung ano yung iyong makikita, yun din ang iyong makukuha sa kanila. Ikalawa, ipinapaalala sa ating pagdiriwang ngayon na sana iwasan natin yung mga bagay na maaring magbigay ng kalungkutan sa atin o ng stress sa ating buhay. Kasi minsan, dahil medyo may edad na, marami ng karanasan, successful sa buhay, pero minsan nakakalimutan maging masaya. Ipinapaalala sa atin, tulad ng isang bata, kahit simpleng accomplishment, simpleng nagawa ng bata, marunong masaya. Alam natin, maraming toxic, maraming negatibo na tao. Pero sana piliin pa rin natin maging bata na marunong masaya. Sabi nga, be happy. Huwag masyadong mag-focus dun sa kalungkutan. Katulad ng mga bata, let's try something new. Be curious. Ito minsan yung nakakalimutan ng mga matatanda. Hindi na nagiging curious. Parang tumaas yung edad, huminto na lang doon. Katulad ng mga bata, kahit 1,000 pang tanong, hindi po yan titigil, magtatanong at magtatanong po yan. Dahil sa kanilang pagtatanong, sila'y nagiging creative. Sana ganun din po tayo. Kahit medyo may edad na, curious pa rin at creative pa rin. Dahil para sa mga bata, yung bawat pagkakataon ay opportunity to explore, to learn something, lalo na sa pananampalataya. And let us allow yourself to be taken care of. Sabi nga, wala namang tao na nilikha bilang mag-isa. Kailangan po natin ng kasama. Kailangan po natin ng tao na makakasama natin sa ating paglalakbay. Minsan, ito yung nakakalimutan natin, na parang hindi na natin kailangan yung iba. Pero yung bata, hanggat nandyan, gusto nilang hawakan yung kamay ng kanilang mga magulang. Gusto nilang makita na kasama nila yung kanilang mga magulang. Minsan, ito nga yung ang hirap intindihin. Sabi ng mga kabataan, pag hindi mo binigyan ng pansin yung mga medyo may edad, sasabihin napakawalang utang na loob naman ng mga batang to. Pag kinalinga mo naman, ayaw naman. Anong akala mo sa amin? Wala nang silbi. Sana nandun pa rin yung payagan natin na mayroong mag-alaga sa atin katulad ng mga bata. At ganun din sa ating buhay pananampalataya. Na sana nandun pa rin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga, ang bata ay mapagtiwala sa magulang. Laging nakahawak o nakakapit. Subalit ang bata din ay handang matuto sa magulang. Lalo na kung unti-unti nang kinakalas ng magulang ang kanyang kamay upang dahan-dahang matutong lumakad at magsarili. Ang mabuting magulang ay hindi hadlang kung hindi hudyat at tagapagtaguyod ng paglaki, pagunlad at pagsasarili ng anak balang araw. Nakakagulat minsan ang ilang bata na tila ba hinog o mature sa kamalayan, maaaring dahil sa gabay ng kanilang mabuting magulang. O baka dahil dala ng pangangailangan o bunsod ng mga pangyayari. Tiyak dahil din sa pagpapala ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, maging tulad tayo ng bata, katulad ng sinabi ng Panginoon. Huwag pa bebe. Hindi pa cute lamang, kundi tulad ng batang nagtitiwala sa Diyos Ama at natututo sa Kanya na lumago at tumayo sa sariling paa. Sabi nga po,
Mahalaga na sa iyong paglago, pag-angat at pag-unlad, ikaw ay nagiging mas mapagpakumbaba. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pari rito at hukom sa nangubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli at ang matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating kabataan at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang ating itutugon, Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ating Obispo at mga pari ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, lahat ng guro at media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na nagpapahalaga at makaganyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga ni na Maria at Jose kay Jesus at tulutan nawang mahubog nila silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, matiyagang palaguin ng lahat ng deboto ng Santo Niño ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Panginoon, tulutan mong pagmalasakitan namin ang kabataan ngayon at pagsikapan namin ang kanilang kapakanan, alang-alang sa pag-ibig sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtanyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami, ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, ang kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Kristo at magkabuhay, kami ng Diyos, tutunan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Ay matulad sa pag-aalay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Berhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiipo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, mayroon po tayong second collection para sa pagpagawa ng Kristong Hari Paris, Shrine of the Youth of Diocese of Novaliches. Ikalawa, mula sa unang araw ng ating simbang gabi hanggang sa mga misa noong New Year, tayo ay nakalikom ng halagang 524,795 pesos and 30 centavos sa ating Edad Ko, Alay Ko fundraising project. Ang nanguna ay ang buwan ng Setyembre na nag-alay ng 160,322.25 centavos. Ang pangalawa ay ang buwan ng Disyembre na nag-alay ng 90,474 pesos. At ang pangatlo ay ang buwan ng Hulyo na nag-alay ng 75,644.25 centavos. Ang kumpletong breakdown ng bawat buwan ay nakaplas sa ating screen. Ang Edad Ko, Alay Ko project ay isang paraan ng ating pagpapasalamat sa mga biyayang ating natanggap sa buong taon. Ang perang nalikom ay gagamitin sa ating Sanlo Feeding Program ngayong 2023. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa mga fundraising project ng ating parokya. Panghuli, magkakaroon po tayo ng pagbabasbas sa imahe ng Santo Niño sa labas ng simbahan. Inaanyayahan ng lahat na makidalo sa sinulog pagkatapos ng misa. At ngayon po ay tinatawag ang lahat ng mga bata na magtungo sa harap para sa isang pagbabasbas. Maraming salamat po. Lahat po ng bata dito sa harap. Bella, kasama ka daw, sabi ni Ate Alma. Bata ka pa daw. Kung kayo po ay may mga dalang imahe ng Santo Niño, mamaya po sa labas yung pagbabasbas habang kayo po ay sumasayaw mamaya. Manalangin tayo. Kasi tayo po. Ama naming makapangyarihan, sa labis-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, isinugo mo ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Siya ang liwanag na kaloob mo sa iyong bayan. Siya ay naging bata at natutong sumunod sa iyong kalooban. Sa kanyang pagkakatawang tao, ay nabihisan kami ng bagong buhay. Bilang iyong mga inampong anak, pinagkalooban mo kami ng Espiritu ng iyong anak upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal na pangalan ni Jesus, hinihiling namin na iyong basbasan ang mga imaheng ito ni San ni Jesucristo, ang banal na sanggol, at ang mga nagdala nito taglay ang pananampalataya at pag-asa. Gayon kami ay nagsusumamo na pagkalooban mo ng pagpapala ang lahat ng mga bata at kabataan. Basbasan mo sila upang sa kanilang paglaki ay makilala kanila, ibigin at paglingkuran. Basbasan mo sila upang umunlad sa karunungan, lakas at manatiling kalugod-lugod sa iyong mata, sa mata ng Diyos at ng tao. Magsumikap nawa kami kalakip ang iyong tulong na aming mataglay ang kalooban na tulad sa mga bata. Mapabilang kami sa iyong pinaghaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos ng blessing, huwag po muna kayong aalis dyan, ha?
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalin ang banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diretso po sa labas para sa pagbabasbas ng Santo Ninyo.